Minister, beloved Kuya John Isguera. Praise the Lord. Manalangin po tayo. Opo, papakapalang Ama, Diyos na makapangyarin sa lahat, aming pinakamamahal pa ng Sus. Kami po ay nagpapasalamat sa dakilang araw, mahal na Panginoon. Sa ganito ang araw na ito na pinagkaloob po sa amin, kung saan ka namin dinadakila, sinasamba sa Espiritu at katotohanan, totoong pinagpala sa iyong banal na presensya, mahal na Panginoon, mula sa pagbubukas ng aming banal na gawain, mahal na Panginoon, Sus, sa mga pag-aawitan, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patutuo, sa mga sa pagbibigay, sa susi ng pagpapala, mahal na Panginoon, Sus, hallelujah. Ngayon po, mahal na Panginoon, narito kami sa mahalagang bahagi ng iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon, Sus, tulungan mo po ako hanggang sa akin, wala po akong magagawa. Mahal na Panginoon, ikaw po maglagay ng tamang salita sa aking mga labi. Mahal na Panginoon, pangunawa sa bawat makapakinig nito. Mahal na Panginoon, at minsan pa, mahal na Panginoon, sa iyong dakilat makapangyarihan pangalan at sa pangalan at sa unang panalangin namin minamahal kagalang-galang ng mahal na Pastor, ay minsan pang sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaaway, demons of doubt, unbelief, cast out in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, mga hinugugma kong mga kaigsuuran. Malipayo, ika-30 ka tug-ig na anniversary din hit sa Cebu, Central Visaya. Glory. Hallelujah, hallelujah. Himayon ng Diyos. Amen. Maayon gabi sa inyong tanan. Kanina nung hinanda ko to, maayong hapon, pero ngayon ginabi tayo, maayong gabi. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nalipay kami ug nakaabot kami dini sa Cebu. Himaya ang Diyos. Amen. Hallelujah. 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 Una tigit sa lahat, ako po ay nagpapaabot ng aking pinakamataas na pagpupuri, pagdulwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at dobling paggalang po sa ating minamahal, kagalang-galang na mahal na Pastor, beloved Honorable Pastor Will De Estrada Almeida, na huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy po natin inaalala ang kabutihan na turo, pag-aalaga na ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida, beloved Mama, at ako po rin nagpapaabot ng aking pagbati sa aking beloved wife, ma. Sa lahat po na aming mga anak narito, mula sa panganay hanggang bunso, dalawa lang naiwan po sa Maynila. At ako po rin nagpapaabot sa lahat po na aming aking mga kapwa manggagawa, mga ngaral na narito. Hindi ko na sasabihin lahat ang inyong mga pangalan dahil alam ko ang mahal na Panginoon magpapala sa inyo. Nagpapaabot din po ako ng pagbati sa lahat po ng ating beloved co-workers, beloved ko sa ating po mga instrumentalists, mga choir members, sa lahat ng choir members, mga minamahal, sa elders of the church, sa mga kapatiran, higit sa lahat, sa mga baguhan. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpalakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bago ang lahat, maayong Pasko, kaninyong tanan. Amen. Hallelujah. Kanina po, nung nagpiprepare ako ng aking mensahe, ang sabi ko sa beloved wife, beloved mommy, na sabi ko, ma, at tinanong ko anong aking hinandang mensahe. Ang sabi ko is about Christmas. Ang sabi po na aking beloved wife, bakit Christmas? It's anniversary. Sabi ko, ma, kung walang Christmas, walang anniversary. Kung lahat ng bagay na nagmula sa ating mga anniversary, sa lahat, mula sa ating main, lahat to nagumpisa sa Kapaskuhan. At pinagpala ang lugar ng Cebu, 1990, malapit din magpasko yun, na kung saan binayaan tayo ng isang masaganang gawain dito sa lugar ng Cebu. Alam niyo po mga minamahal, nung mga bago-bago pa lang ang Cebu, nakakakwentuhan ko ating mga beloved co-workers. Ang sabi nga nila doon, ang kanilang ginawang bahay, temporary na tirahan, ay gawa sa bubong, sa yero. Yero sa dingding, yero sa bubong. Kaya pag mainit sa umaga, mainit. Pag malamig sa gabi, malamig. At talagang mga minamahal, ang banal na gawain dito, hindi nagumpisa sa kasaganahan. Ito po yung nagumpisa talaga sa pagsubok ng mahal na Panginoon. Ang mga beloved co-workers nga noon, nung araw, pag sinabi mo 5 piso, masyadong sabihin, ano, mabibili sa 5 piso. Pero sa mga beloved co-workers, sa mga naiwan dito, talagang sinubok, ang 5 piso ay mahalaga dahil kanin at ulam na po sa kanila yon. Meron nabibili by that time.
So sabi nga, hindi natin tinitignan kung anong katayuan ng bawat isa. Ang mahalaga kung anong magagampanan natin sa gawain ng mahal ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, ang ating tatalakayin eh patungkol sa mensahe ng Pasko. Pag sinabing mensahe, ito ay isang maliit na impormasyon. It is a short piece of information that you give or send to a person when you cannot speak to him directly. Or kaya get the message across. Kailangan mapadala mo ang mensaheng ito at make someone understand. Mga minamahal, ito mga mensaheng ito ay ikinabubuti o ikinasasama. May mga mensaheng nag-aanyaya sa iyo, pinaparating sa iyo para gumawa na hindi mabuti. Pero may mga mensaheng pinapaabot na kailangan maging katuwang ka para magkaroon ng isang bungang mabuti. Amen. Sabi nga, during time ng ating bago dumating, ating pinakamamahal na Panginoon, at hanggang sa mga kasalukuyang ito, sabi nga dito sa atin ngayon, ano ba ang Pasko? Ano ba talaga tunay ng Pasko? This time of year, people all over the world celebrating, even in pandemic, kasi nga Pasko. Kahit na mga bansa na hindi naniniwala sa mahal na Panginoon, ay nagse-celebrate ng Christmas. Because sa kanila nga ang Pasko, sometimes hindi naman ito dahil sa anong pinaniniwalaan mo. Dahil ito sa negosyo. Even dun sa isang Middle East country, yung lugar ng Qatar, mga minamahal, doon wala tinatawag na Christmas. Supposed to be walang Christmas. Pero pag pumunta ka doon sa isa nilang hotel, sa Doha Hotel, makikita mo meron silang special event na nakalagay doon, special for the organizing special Christmas meal. So lahat pala yun, kailangan din, kasama sila kasi negosyo. Even sa Japan. Sa Japan, Shintoism ang kanilang reliyon. Hindi sila naniniwala sa mahal na Panginoon. And yet, pag bumunta ka sa Japan, makikita mo lahat ng disenyo ng Kapaskuhan, lahat ng mga bargain, everything, lahat makikita mo doon na meron silang sineselebrate na Pasko. In short, mga minamahal, ang pag-celebrate ng Pasko ay alam dapat ang diwa ng Kapaskuhan. Sad to say, dito sa Pilipinas, marami na nagdidiwang din ng Pasko, pero hindi nila alam kung anong Kapaskuhan. They just know that is should have now, yung bang sasabihin nila, ang kailangan mo lang may bago kang damit, may bago kang sapatos, may mga bago kang mga regalo, meron kang party, meron kang mga regalo, merong pagtitipon na talaga may masaganang pagkain. Meron din mga Christmas tree, may mga lanterns, may mga merrymaking. Hindi ko sinasabing masama ito, mga minamahal. Pero ito isang just a part of the celebration. Pero pag hindi mo nakuha ang totoong mensahe kung anong sineselebrate mo, this is a useless celebration. Walang saysay na pagsisebra dahil hindi mo nakuha ang mensahe ng yung sineselebrate mo. So let us look and study some verses in the Bible that will tell us what the Christmas is all about. Ano ba po ito? Basahin po natin yung plan natin sa Isaiah sa 9:6. Sabi nga rito, basahin ko na lang po sa English, sa Tagalog na lang po aking mga kasamang mga ngaral. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. Isaiah, Kapitulo 9, Versikulo 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyariang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Amen. So napakahalaga pala ng darating. Napakahalaga pala ng magiging bubungahin na dapat mayroong palang doon po sa Old Testament, meron tinatawag silang prophecy nyo na darating ng panahon na darating ang isang bata na magliligtas sa sanglibutan. Pero sa ganong-kanong kapamaraanan, ang sinasabi rito, pag tinignan mo, magiging very impossible sa tao. Pero dahil ang programang ito, ang pagdadala ng mensahe ay galing sa mahal na Panginoon, kaya everything is possible.
Ito po'y nag-umpisa doon po kay Joseph. Kilala po natin si Joseph, siya po ang lumalabas na foster parent, foster father ng ating mahal na Panginoong Jesus. Sabi nga dito sa Matthew 1:18 hanggang 21. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. But while he thought of these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived is her, in her is the Holy Ghost. Natin ito pa, here's a message from an angel, fear not. Basahin po natin muna sa Tagalog. Mateo 1:18 hanggang 21. Sa aklat ni Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 21. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan sila'y nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibasay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa kanila sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalay siya ng lihim. Versikulo 20. Natapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Versikulo 21. At siya'y manganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen. Mga minamahal, pag tinignan natin ang karakter ni Joseph, isa siyang matuwid na tao. May mga plano siya. By profession, he is a skilled carpenter. Kumbaga, ano, may antas yun. Dahil pag ikaw ay magaling kang alwahig, yung a carpenter, ay kikilalanin ka nila. Magiging famous ka sa isang lugar. Eh, siya ay matuwid. Siya ay maayos ang kanyang buhay. Ngayon, ang kanyang, may ka-engage siya na ang pangalan si Maria. Ang sabi nga doon, magiging asawa niya, pero ang problema, may nagsabi, sinabi sa kanya na si Maria is magdadalang tao na hindi siya magiging ama. Dahil nga sa kasi ay matuwid, and by that time, ang batas noon, pag ang babae hindi kasal sa isang lalaki at merong nag-conceive ka, ito ay hindi tama. Either ikaw ay paparusahan. So si Joseph, by that time, nagkaroon siya ng hindi kasama sa plano niya yung ganito. Ang gusto niya, maging matawid, tamang asawa, tamang kapamaraanan. Yun ang plano ng tao. Yun ang plano niya. Pero hindi yun ang plano ng mahal na Panginoon. So gumamit ng mansahero ang mahal na Panginoon. Kinuusap siya ng isang anghel at sinasabi, huwag kang matakot. Dahil ang ibinubunga ni Maria ay hindi galing sa tao. Ito is galing sa Espiritu Santo. So, mga minamahal, kung titingnan natin ang buhay niya na bubuhay para sa kapakanan na plano ng mahal na Panginoon, maging masunurin, mapagkumbaba at tunay na makinig sa mahal na Panginoon. Sabi nga dito, it's a beautiful story that happens that exactly the right way. Ngunit ito ay nagpahirap, napakahirap makita sa kapanahon na noon. Pag sinabi mong, yung plano ng mahal na Panginoon na hindi nakikita ng tao, hindi rin nalalaman ng tao, ay kung titignan mo sa kapamaraan ng tao, hindi tama. Pero sa kapamaraan ng mahal na Panginoon, ito ay kailangan. Sabi nga ng mahal na Panginoon, yung pag-iisip, hindi ko pag-iisip, ang plano mo, hindi ko pagtano. So, because of this, ang mahal na Panginoon ay talagang kinausap si Pedro, ay si Jose. So, ang nangyari by that time, nakita natin, tinanggal na ni Jose ang kanyang plano. Binigay niya na ang buhay niya sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi nga, hindi naging madali kay Jose ang buhay na to
Pero dahil sa pagsunod, yung akala mong hindi magiging maganda ang bunga, ang kinalabasan ay naging kaluwalhatian sa mahal ng Panginoon. Mga minamahal, ganito rin po ang nangyayari sa ating mga buhay. Sabi nga, kung mapapansin mo lang na kung tayo ay merong gusto sa ating buhay, o meron kang pinaplano, gusto kong maging matanyag na abogado, tanyag na inhero, o maging kilala, powerful, politician, whatever, at tinawag ka ng mahal na Panginoon, ikaw'y may takot. Paano gagawin ko? Mawawalan ako ng kayamanan, mawawalan ako ng kapangyarihan, wala lahat ng mga bagay nito. Nakakatakot. Pero dapat mong sumunod sa mahal na Panginoon. Sabi nga, kung si Jose nga lang ay natakot, hindi pinakinggan ang mensahe ng anghel, malamang wala ang propesiya na magkakaroon ng tagapaligtas. So the reason why the angel appears to Joseph is for him to know the message of the loving God for Joseph, not to abandon or leave Mary. The plan is for Joseph to be the husband of Mary. In our life today, the message to us is not to leave a relationship with our Savior. Huwag po tayong humiwalay sa relasyon natin sa mahal na Panginoon kung tayo'y tinawag na mahal na Panginoon dahil kakasangkapanin tayo na mahal na Panginoon. To take off salvation which was given to us, sabi nga, parang mo pangalagaan, palaguin mo, to nurture, care for the development of the growth of faith, parang mapalagong pananampalataya. Dahil sabi sa Philippians 2:12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Kaya po, sabi nga ganoon, kung tayo'y talagang susunod sa mahal na Panginoon, kailangan natin gawin total surrender. Alam niyo mga minamahal, ang ating pag-aaralan, apat lang na bahagi, ito ay si Jose, si Maria, ang mga the shepherd and the wise men. Lahat ito nasa katayuan ng ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor, and you will know why, kung bakit talaga nangyari ito. Sa kapanahonan, means kay Mary naman, si Joseph, sinunod niya. Even talagang against sa kanyang will, napakasalan si Mary, pero because alam niyang mahal na Panginoon ang nag-utos para tuparin ito, wala siyang nagawa kundi sumunod. It is obedience, the humbleness of one. Tayo, tinawag din tayo ng mahal na Panginoon. Takot ba tayo magbago? Nung araw, oo, bibitawan ko yung makaibigan ko. Hihiwalay ako sa mga ginagawa ko. Masaya ro, may mga party, maraming kaibigan, maraming mga gimmicks. Parang baka pag umalis ako, doon eh, nakakatakot, ano na magiging buhay ko? Pero because God is so faithful sa ating lahat, kinuha kayo ng mahal na Panginoon, tandaan nyo, hindi tayo ang tumawag o pumili sa mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon ang pumili sa inyo. Kaya nung pinili kayo, si Jose, pinili rin ang mahal na Panginoon. Tayo, isa-isa rin tayong pinili na ating pinakamahal na Panginoon. So meron tayong mga duty na meron na tayong dapat i-function na kahit anong mangyari, hindi tayo dapat matakot kung ito'y para sa kaluwalhatian ng ating pinakamahal na Panginoon. Dito naman po sa Luke 1:28-30. Mary, she is a blessed woman. An angel came unto her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Sa Tagalog po. Luke 1:28-30 po. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 28, at saka 30. At tumasok siya sa kinaroonan niya at sinabi, Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay suma sa iyo. Sa verse 30, at sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Amen. Amen. Ang tanong dito, bakit kinalugdan ng mahal na Panginoon si Maria? Why Mary was favored by God? Ang sagot, dahil sa kanyang kababaang loob, the humbleness. Si Joseph, ito rin ang kanyang character, humble. Si Mary, ang kanyang character, humble. At sa kanyang buhay na may takot at pagdakila sa mahal na Panginoon. Alam ito, isang buhay na kinalulugod ng mahal na Panginoon upang siya ay pagtiwalaan na nagumanap ng isang mahalagang bahagi sa kapanganakan ng mahal na Panginoong Hesus. Ang pagpapalang ito ay hindi lang nagdudulot kay Maria ng lubak kagalakan.
Ngunit ito rin ay magdudulot ng hirap, hapis, at sakit. Dahil sa panahon ng kanyang anak ay magdurusa at tatanggap ng kaparusahan sa krus dahil sa kasalanan ng tao. Kita niyo, minamahal, para mag-manifest ang pagdating ng mahal ng Panginoon, kailangan ng isa ring maayos, mapagkumbaba, may takot sa mahal ng Panginoon. Ginamit si Maria, pero hinahanda si Maria hindi lang just for giving birth. Si Maria ay hinahanda para sa pagpapalaki sa kanyang anak at ihanda niya ang kanyang sarili sa ministeryo ng mahal na Panginoon na gagawin sa kanyang paglaki. May mabigat yun, mga minamahal, kasi habang lumalaki ang kanyang anak, lalo niyang napapalapit at napapamahal sa kanya. At alam niya, darating din ang panahon na tutugunin ng mahal na Panginoong Yesus ang kanyang dahilan kung bakit naririto sa lupa upang magsakripisyo. Mga minamahal, ito rin attitude din natin to. Ilagay din natin ang sarili natin kay Mary. We can be less. We cannot be sinless. Pero pwede sabihin, hindi tayo gumagawa ng kung ano-anong kasalanan. Tayo rin ay may takot sa mahal na Panginoon. Pero hindi lahat ng bagay ay hanggang doon lamang. Hindi pag tinawag ang Kristiyano at sinabi mong ikaw ay pinagpapala, wala ka ng pagsubok. May pagsubok ang dadanasin bilang isang Kristiyano. Dahil ang pagsubok na ito ay isang pagpapatibay na ang pananampalataya mo sa mahal na Panginoon ay matibay. Ang isang tao na sinasabing Kristiyano na hindi sinubok, hindi ko alam kung anong klaseng pananampalataya meron siya. Parang sa bahay. Kung ikaw may bahay, sabi mo, ang ganda ng bahay ko, matibay yan. Ang una mong tanong, ilang bagyo na dinaanan yan? Ilang lindol na ang naranasan yan? Pag sinabing wala pa, ang sasabihin mo doon sa tao nagsabing maganda yung kanyang bahay, hindi pasok ang bahay mo. Pero sa atin, bilang isang Kristiyano, sabi nga, hindi tayo magsasalita ng mga buhay na patotoo kung hindi natin naranasan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa atin. Alam niyo mga minamahal, kanina doon sa lahat ng mga testimonyo, sinusulat ko kung anong kadahilanan, kung paano sila naligtas. It's all a message. Pagtawag. Yung una, si beloved engineer, through dreams, na naginip siya kung tinatanong niya sa mahal na Panginoon, ano ba at saan ba ang tunay na gawain na magliligtas sa tao? Kinausap siya ng mahal na Panginoon sa panaginip at pinakita sa kanya, pinabuksan sa kanya ang TV program natin during that time sa Channel 9 at nakita niya ang Jesus Miracle Crusade at nandun ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeta. Bigay ng assurance. Pero hindi rin dando natapos ang ating beloved engineer na para sabihin mo na ito palang gawain. Pero kailangan patunayan mo na ito nga ang gawain. Dahil papatunayan mo, tatanggapin mo mahal na Panginoon at susubukin ka ng mahal na Panginoon. At sa kanilang patutuo, mararamdaman nyo, kahit anong pagsubok na kandumating sa kanilang buhay, wala tayong narinig kundi pasalamatan niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sila sa may kanilang mga kagalingan, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga problema na hindi marisulba, nirisulba ng mahal na Panginoon. Mga wala ngang bahay, wala nga silang masakyan. Pero dahil hindi sila tumalikod, pinagpatuloy nila at sinabi nila sa kanilang sarili na darating din ang panahon ng pagpapala. Dahil ang pagsubok ay sa imo sa simula. Hindi naman pinangako ng mahal na Panginoon pag ikaw ay naging Kristiyano, ikaw ay nasa bed of roses, pero pag sinabing bed of roses, pag sinabing rose, may tinik yun. So kailangan maging handa ka sa tinik na yan. So ganoon ang mga nakita nating pagpapala, mga patutuo. Wala po ako nakita na mga kapatiran na nagpatutuo kanina na sinubok at tumalikod. Sila'y sinubok at sila'y naging matibay sa mahal na Panginoon. Yung isang ating mahal na kapatid, nagpunta naman sa Amerika dahil dito wala raw po siya masumpungan. Pero pag ikaw'y tinawag ng mahal na Panginoon, kahit nasaan ka, tatawagin ka ng mahal na Panginoon. Make yourself available, sabi nga natin. Diba po? Isang buhay na kinalulugod ng mahal na Panginoon upang siya ay pagtiwalaan gumanap ng mahalagang bagi, si Maria. Mga minamahal, sabi nga rito, we can show respect to Mary. Tinawag siya. Kaya lang mag-iingat po tayo, ito yung tinatawag na yung magkaroon ng pride. Kasi sabi nga, we can show Mary respect,
but only her son merits worship. Hindi pwedeng sambahin si Maria. Yet, ginamit siya ng Mahal na Panginoon. Tayo, tinawag ng Mahal na Panginoon para sa magdala na kung ano man na pagkakalob ng Mahal na Panginoon sa atin, pagtitibayin natin. But, sabi ng Mahal na Panginoon, hindi ikaw ang tumawag sa mga kaluluwa, kundi ang aking kapangyarihan. Kaya we, sabi nga ng ating kagalang-galang na Mahal na Pastor, pag-ingatan natin na pag ikaw'y ginamit ng Mahal na Panginoon, tanggalin mo ang iyong pride, make yourself meek and humble. Kaya sabi nga, kung makikita natin ang mga naiiwan na mga mangangaral na naririto, we consider them meek and humble. Kasi hindi po sila nag-ano man kung ano. Sabi nga dito sa Romans 5, 3, and 4, not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation work patience, and patience experience, and experience hope. Tapos sabi nga sa Romans 8, 18, I consider that our present suffering are not worth comparing to the glory that we rebuild in us. So lahat pala na maging ating haharapin na pagsubok ay wala palang kwenta to. Dahil ang pagpapala mas malaki sa pagsubok na ating inaantay. Amen. Hallelujah. Sa pangatlo naman, to yung shepherd na sinasabi, bakit yung mga shepherd ang ginamit? Sabi, and there was, sa Luke 2, 8 to 11, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over the flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and glory to the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I'll bring you good news that will cause great joy for all people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Suddenly, sabi nga dito, suddenly, sa 13, suddenly, a great company of the heavenly hosts appear with the angels, praising God and saying, glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. And when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see these things that has happened, which the Lord has told about. Sa 17, when they had seen Him, they spread the word concerning what He had been told about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherd said to them. The shepherd returned, glorifying and praising God for all the things they have heard and seen, which were just as they had told. Mahaba-haba to. Huwag na po siguro sa Tagalog, no? Mga minamahal, nung araw, sa kapanahunan ng Mahal ng Panginoon, pag sinabi mong pastol ka ng mga tupa, ikaw ay very common tao. Yan ang pinakamababa nilang trabaho. Yan ang pinakamababang kalagayan na ginagawa ng tao during those times. Isang nag-aalaga ng tupa. Pero bakit sa kanila nagpakita ang anghel at sinabi na merong ipinanganak at siya ang magtagapagligtas? Kaya sabi nga, I bring you good news. Bakit sa kanila? Bakit sa mga shepherd nagpakita ang anghel para sabihin ang unang-unang balita na pinanganak na ang tagapagligtas? Alam niyo kung bakit? Dahil sila lang ang may panahon. Sila may panahon na makinig. Sila ang may panahon maniwala. Sila may panahon para igawin ang ibinibilin sa kanila. Hindi pwedeng ipagtiwala ng Mahal ng Panginoon ito sa mga may kaya o yung mga may power, yung may mga kapangyarihan. Dahil pag lumabas ang anghel at sinabing ganun, marami silang question, totoo ba yan? Meron nga bang tagapagligtas? Oh, saan namin pupuntahan? Baka hindi totoo. Baka, maraming baka. Maraming question. Pero ang mga shepherd, sila ay walang question, nanampalataya, naniwala, nagtiwala sa gandang balita. And without any reservation, sila po ay pumunta roon at nung nakita na nila, nandun nga ang ating pinakamamahal na Panginoon sa sabsabang yan, nakita na nila na totoo ang balita ng anghel at sila ay nagmalita, dumating na ang magandang balita na magbibigay sa atin ng mga kompletong kaligayahan, kagalakan. It is also for us, sa atin buhay, na pag tayo ay pinagtiwalaan ng Mahal na Panginoon, huwag nating tignan kung ano meron tayo. Tignan natin kung bakit tayo pinili ng Mahal na Panginoon. Hindi tayo pwedeng sabihin natin, oh, kaya ako pinili ng Mahal na Panginoon. Kasi I can do everything.
Magaling akong magsalita. Marami akong kakilala. Meron akong mga, may mga grupo ako na pwede kong kausapin. Meron akong mga grupo ng mga businessman na pwede kaming tulungan kagad. Hindi yan ang kapamaraanan ng mahal na Panginoon. Kaya nga sinabi rito, pumunta ka roon, tignan mo, at pag nakita mo, ipamalita mo. Pero sa mga mayayaman, hindi gagawin yan. They won't believe. However, how wonderful that God chose the lowest of the low to see the most important birth of all time because of their humble origin. The shepherd cannot help but rejoice. Kita nyo? Yung mga pastor pala, wala silang nagawa kundi maging maligaya. And tell everybody they see about the birth of the Messiah. If God has chosen a king or a religious leader, the situation would play out very differently. Instead, he picked a group of shepherds who set the tone for Jesus' life and ministry. Dito po mga minamahal, sabi nga, we started on a humble beginning. Sino maniniwala ng Jesus' Miracle Crusade ay hindi pinipinansa ng mga philanthropies, ng mga foreigner? We start in a humble beginning of faith. Pagtitiwala dahil merong talagang sinasabing may kapangyarihan ang mahal na Panginoong Jesus. Mamaya ako na po itutuloy ang may mga makaruktong na yan. Sabi nga dito, the simple shepherd heard the voice of an angel and found the lamb. Sa Matthew 2:1-12, it is about the wise men naman. Sabi nga rito, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, the wise men from east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his stars in the east, and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. 7, so Matthew 2:7, then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the young child. And when you have found him, bring back word to me that I may come and worship him also. When he heard the king, they departed, and behold, the star which they have seen in the east went before them till it came and stood over where the young child was. So, mga minamahal, dito, sabi nga dito ni Herod. Si Herod kasi, kita niyo ang kaibahan nito ha. Yung shepherd, hindi sila nabahala. Ano magandang balita? Ah, sige, pupuntahan namin. Si Herod, nung narinig niya to, he was troubled. Kasi hari siya. Baka mapalitan siya. Baka hindi na siya kilalanin. Doon sila, kita niyo, meron kasi silang mga treasure hold. Meron silang pinangahawakan na ayaw nilang mawala. Kaya nga, pati nga yung kanyang kaharian, nagkaroon ng parang pagtatanong, ano na mangyayari? Meron palang hari na ipanganganak. Pero ang sa akin ito, mga minamahal, naging yung three wise men na yun. Nung pinuntahan nila ang mahal na Panginoon, just to see. And for them, na para i-recognize nila. Kasi itong three wise men na to, they study the planets, the stars, and everything. Alam nila, itong star na to ay hindi basta-basta. So pinag-aralan nila. And when the wise men honored Jesus, kingship and reign long before most realized who he was. Nagbigay nga, di ba tatlo yon? Sabi nga, gold is a symbol of divinity pointing to Christ's identity as the Son of God. Frankincense was open burnt for an offering. This could be symbolized of Jesus to give himself as a sacrifice. Myrrh was a spice used in embalming. It a symbol bitterness and suffering. This could symbolize how Jesus would grow up to suffer and die. Mga minamahal, dito sa itong apat na mga kategoryang to, sabi ko nga, bakit ko to sinasabing pagkuto nakita sa katayuan ng ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor.
Because ang dearest honorable pastor during the time, ang unang plano ng mahal na Panginoon is to be a businessman. Koprahan, gold, fish pan. Pero nung tinawag ng mahal na Panginoon ang ating kagalang-galang ng mga pastor dahil sa insomnia, hindi makatulog, nang pinagaling siya ng mahal na Panginoon, nakita ng ating kagalang-galang ng mahal na pastor na meron palang totoong Diyos na makapangyarihan. So, ang ating kagalang-galang mahal na pastor, search for that. Hinanap niya yun. Tulad si Jose. Sinunod niya. Dahil sa kanyang pagsunod, magagampanan ang pangako ng mahal na Panginoon. Dito, nakita ng ating kagalang-galang na mahal na pastor ang kamaraanan kung sino ang dapat kilalanin. At sa katayuan ni Mary to conceive, ang ating minamahal kagalang-galang na mahal na pastor ni nurture ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi itinago, ininurture pa na magkaroon ng kadahilanan, kahulugan. And being ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, ay hindi nagtago ng salita ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ito ang kadahilanan kung bakit tayo inabot kagalang-galang na mahal na pastor, dearest Papa, ang paghahari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kanina mga minamahal, sa pag-aawitan ng ating beloved choir, hindi na natin matapos-tapos ang pag-aawitan dahil sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Bakit natin pinupuri ang mahal na Panginoon? Because Christ is in us. Yun ang kahulugan ng Pasko, di ba? Na ating pinakamamahal na Panginoon ay suma sa atin. Ngayon, kung natin kikilalanin ang dumating sa araw ng Kapaskuhan o Kapanganakan, ay hindi mabubuhay ang sinasabing God is in us. Pero sabi nga, ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon ay buhay na patotoo, liwanag na nagbinigay ng mahal na Panginoon para makita natin ang daan kung paano totoong luwalatiin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Bakit po tayo pinararami ng mahal na Panginoon? Pinararami tayo dahil kasang kapanin ng mahal na Panginoon, hindi lang sa pagbibilang ng anniversary. Kaya ka pinadadami ng mahal na Panginoon para palagak ang katotohanan na meron Diyos na nangako na darating para magkaroon ng totoong kaligtasan sa mundo ito. Sa ating mga loved ones na hindi niniwala, minsan nagiging katawa-tawa. Tulad din po ako nung araw, ganun, na naghahanap buhay ako sa Channel 4. Eh, alam nila na, sabi ko nga eh, na hindi naman talaga ako dapat sa Channel 4 by that time. Nasa Manila Stock Exchange ako, aking kaibigan, na sabi niya magtrabaho ko rito sa Channel 4. Sabi ko, anong gagawin ko? Hindi naman ako major ako. Wala, basta pumunta ka lang dito, subukan mo lang. So ako, meron naman ako mga pagkagamit vacation leave after the 15th day, sabi ko, parang may iba. Parang hindi dikahon. Parang iba-iba nangyayari sa aking buhay. Hindi ko maaman kung saan patungo. Alam niyo mga minamahal, to the point na dumating yung banal na gawain natin, yung Jesus. Hindi mo alam kung kailan ka inilalagay ng mahal na Panginoon. Hindi sa iyong kapamaraanan, pero kamaraanan. Ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, hindi sa kanyang kapamaraanan, sa kapamaraanan, pinagdiriwang natin. Ito'y tinatawag na pag-asa na binibigay sa atin. Ano ba ang sabi? Maraming... Sabi nga dito, who can add to Christmas? Sino pa ba magdadagdag sa Pasko at sa kahulugan ng Kapaskuhan? Wala na. Kasi it is a perfect motive. It is a perfect motive is that God so loved the world. The perfect gift, He gave His only Son. The only requirement is to believe. And the reward of faith is everlasting life. It is a complete gift, mga minamahal. Tapos sabi nga, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan. Hindi tayo sabihin tayo, ako mabait, ako gumagawa, ako'y matulungin, ako'y nagbibigay ng living God. Meron nga sabing ganun, di ba mahal na Panginoon, ako tumutulong sa mahihirap? Ang sabi ng mahal na Panginoon, lumayo ka, hindi kita kilala. Na mahal na Panginoon. Kaya tayo pinagtitibay ng mahal na Panginoon, in and out. O banal tayo ng mahal na Panginoon, paglabas natin dito. Dahil yun ang totoong buhay natin. Give anything sa mahal na Panginoon, we cannot give. Wala tayong mabibigay. Dahil only God. Ang tanging sagot sa mga problemang dumarating sa atin at problemang nasa sa atin. Ang pinakamamahal na Panginoon ay ang tanging sagot. The only answer sa bawat problema. Katanungan, pangangamba na inilagay sa atin at mga problemang nasa sa atin. If you want to bring yourself joy, then seek to give others.
Kung gusto mo maging maligaya ka, ibigay mo rin sa iba ang kaligayahan na kuha mo. If you get it free, libre mo rin silang ipamigay. All Christians, all Christmas presents in this world are worthy. Nothing without the presence of God. Kung wala kabuluhan at wala ang presensya at walang espiritu na mahal na Panginoon, kahit ano pang klaseng regalo, kahit bahay at lupa pa yan, kahit hekta-hektaryang lupa yan, kahit isang buong bangkong pera yan, walang kabuluhan yan na regalo. Ang pinakamamahal na Panginoon ay binayayaan tayo ng liwanag at ang tawag dito ay pananampalataya. Yan ang ibinigay ng mahal na Panginoon sa atin. Sabi nga, once in the world, a stable has something in it. Minsan daw dumating sa mundong ito, sa isang sabsaban ay merong pinanganak. At ang pinanganak nito ay mas malaki pa sa mundo. It is a very simple place for somebody to born, para doon ka panganak. Isang napaka mahirap na lugar. Pero ang kapangyarihan, etong totoong kapaskuhan daw. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Diyos. Pag-asa sa inaharap. Yan po ang atin. Having the true spirit. Lahat ng mga bata, ano'y pagkakalob mo? Magandang halimbawa. Sa iyong sarili, anong pwede mo ibigay? Respeto. At sa lahat, anong pwede natin ibigay? Pag-ibig. Tayo ay tanging dahilan ng Kapaskuhan, ang kapanganakan at ng tagapagligtas. Sabi nga, the birth of our dearest Jesus Christ. We are the only reason why the Savior was born. Sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. This is so powerful. The 3:16, John 3:16 is so powerful na kung ito'y palagi mong sasabihin sa sarili mo, for God so loved the world, ang Diyos pala ay talagang malaki ang pag-ibig sa akin, dalisay na pag-ibig sa akin na binigay ang kanyang kaisa-isang anak. That whosoever believe in Him will not perish, but will have eternal life. Sabi niya, antayin natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Magwata sa tagapagbalik ng atong bunhing Diyos. Kupdan na to ang mga saad sa atong bunhing Diyos. Ginoong Jesus na Kristo. Mga minamahal, bago magtapos, sabi dito, usa ka bulahan Pasko sa inyong tanan. Himaya sa mahal na Panginoon. My personal message sa lahat. Kung anong meron po kayo ngayon, na pag-ibig na binigay ng mahal na Panginoon, pag-ingatan ninyo. Walang makakapagbigay ng tunay na pag-ibig kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Binuksan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon ang ating isip sa salita ng mahal na Panginoon. Hindi para sa negosyo ang sinasabi ng kung sino dyan. Ito'y kapangyarihan ibinibigay ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sekreto na inihayag ang kapamaraanan kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-ibig na nasa sa inyo, hindi pwedeng nakawin, pero pwedeng pawin, pwedeng pagyamanin, pwedeng patibayin, pwedeng palusugin, pero hindi pwedeng nakawin. Kung nanakawin man yan, dahil pinahintulutan mong nakawin yan. Pero kung mahal mo ang pinakamamahal na Panginoon, ang pag-ibig na dumapo sa atin, sa bawat isa sa atin, ay pag-iingatan natin ng buong buhay. Dahil itong pag-ibig na ito, ito lang ang ating iaharap pagdating natin sa harap ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Ito ang pag-ibig na ipinagkaloob mo sa akin. Pag-ibig din ang itinutumbas ko, hindi lang sa akin, kundi sa kapwa ko. Kaya tayo mga Kristiyano, hindi tayo pwedeng magkaroon ng kaaway. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng pagtatalo-talo. Dahil ang binigay ng mahal na Panginoon sa atin, kapayapaan. Pag-ibig, pangunawa. If tayo mayroong pinakamagandang Pasko, whole year round, dahil ang lakad ng buhay natin ay araw-araw Pasko, dahil ang binigay ng mahal na Panginoon sa atin na pag-ibig ay nandiyan
sa ating mga kasamang mga bata pa, sa mga kadalagahan, kabinataan, sa medyo matured, at sa amin, tulad namin, mga senior, walang tangi yun. Pantay-pantay ang pag-ibig ng binigay ng mahal po. Ang tanong ko lang, mga minamahal, bago tayo umuwi, ang tanong natin sa sarili natin, daladala ko pa ba ang pag-ibig na binigay ng mahal na Panginoon? Pag hindi nyo daladala ang pag-ibig na binigay ng mahal na Panginoon, ito ang pinakamalungkot yung Pasko. Ito ang pinakamalungkot na mangyayari sa inyong buhay. Ang mahal na Panginoon gumamit ng napakaraming kapamaraanan para makarating sa atin ang mensahe ng kabutihan at ang pag-ibig na mahal na Panginoon. So, we don't have any reason para lumayo tayo sa kabutihan ng mahal na Panginoon. But God has only one reason for us. Sabi nga ng mahal na Panginoon, you are the only reason kung bakit dumating ang pinakamamahal na Panginoon. Tumayo po tayo at purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Awitan po natin yung we are the reason. As little children, we would dream of Christmas morn and all the gifts and toys we knew. Pwede natin ibigay sa mahal na Panginoon. We are so ayaw na mahal na Panginoon mawala tayo sa kanyang mga kamay dahil ang gusto ng mahal na Panginoon parati tayo nasa kanyang piling. Madalasan natin ang mga pagpapalang pangako na huwag natin sayangin ang mga panahon na binibigay ng mahal na Panginoon. Sa mga bago, hindi palagi may maririnig kayo mga mensahe na magbibigay sa inyo ng pag-asa. Hindi pangako ko ito ng tao. Hindi kami pwedeng mangako sa inyo. But pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, sa ating mga, sa mga baguhan, alam niyo, ating mga mahal na mga kapatiran narito, bakit sila nagsakripisyo? Ang lalayo po ng pinanggalingan nila. Anong oras na rin po? Pero nakikita mo sa kanila ang kaligayahan kung bakit sila narito. Kaligayahan na nakikipagkaisa dahil nakamamahal na Panginoon. Nangangako sa bawat isa na kung ikaw ay nagmamahal sa mahal na Panginoon, labis kanyang mamahalin. Mga minamahal, di ko kayang tawaran ang binibigay nyo sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, sa pagdalos, maraming gutom, uhaw. Pero yan ay pangkatawang lupa lamang.
ang ibinubusog ng ating katawan ngayon ay salita ng mahal na Panginoon. Kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nagbibigay. Kaya huwag natin aksayin ang panahon na binigay ng mahal na Panginoon para sa atin. Tumpasan natin ang katahilanan kung bakit dumating ang mahal na Panginoon dito. Takapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang Diyos lamang ang tanging dahilan. Nakita yung ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi ito relihiyon. Ito isang ministeryong tinuturo sa atin kung paano tayo magkaroon ng tamang relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, mahal na Panginoon. Minister, beloved Kuya Junis Guerra, sa napakagandang mensahe. At alam ko pong naintindihan natin ang maigi, palapakan natin ang mahal na Panginoon, ang kaulugan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa atin sa gabing ito. Amen. Tayo po'y iniibig ng Diyos, inisakrapisyo ng malapin ang kanyang sarili upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Sa gabing ito, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon Jesus. Itaas niyo po ang inyong mga kamay, mga minamahal. Meron po nga apat na reklamento para tayo po'y siguradong makapasok sa karya ng Diyos. Una, ang ating pananampalataya sa Diyos, ang ating mga pagsisisi ngayon. Pagsisihan natin ang ating mga pagkakamali sapagkat lahat ng tao ay nagpangato, mga minamahal, tayo po'y magpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Pagkatapos ng gawain, meron pong libreng bautismo. Meron damit na isusuot nyo para hindi mabasahin yung mga damit. At ang Diyos sa inyong pagpatuloy, ibigyan kayo ng banal na Espiritu Santo. Praise the Lord. Itaas po niyong mga kamay. Sumunod po kayo sa maikling dalangin. Sabihin po ninyo, malakas sa inyong mga labi, sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, marami, mahal na Panginoon, tinatanggap kita sa gabing ito na aking sariling tagapagligtas, Panginoon, Diyos, at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, maghagat sa aking buhay. Gawin mo kong tunay mong anak sa puso, sa gawa at katotohanan at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat na ay. Iligtas mo ko at maging ang aking mahal sa buhay sa pangalan mo. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Jesus. Sa pangunang dalangin din po ng aming ginagalang at minamahal na Pastor Evangelist Will Distrada Almeda. Narito kami, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga kaluluwa sa iyo. Bigyan mo niyang kapangyarihan, maging anak mo at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon, isulat mong kanilang pangalan sa aklat ng buhay at gawin mo silang tunay mong anak. Masimula sa araw na ito, sa puso, sa gawa at katotohanan at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po silang lahat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So sa araw na ito, kayo po'y anak ng Diyos. Amen. Anak tayo ng Diyos, ang iyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. At tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. At ating mamamalas ang kabutihan. Uwi kayong maligaya, mapayapa, puno ng kagalakan at puno ng kagalingan sa inyong karamdaman. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. At tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Po ng banal na kasulatan, huwag tayong mabahala sa anumang bagay. Pag-anakan ng Diyos, sabi ng Biblia, let it be careful for nothing, sabi po ng Biblia. Huwag merong tayong Diyos na matatawagan. Amen. Be careful for nothing, sabi ng Biblia, but let your supplication be made known unto God. Bukas ang langit sa ating mga dalangin. Amen.
Sabihin natin, handa na tayo po'y nagpapasalamat at sumasampalatay sa malapay na magkaisa po tayong dumalangin sa gabing ito. Hallelujah. Mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, amin yung pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa gabing ito na pinagkalwakan mo ang bawat isa sa kanila. Ilayo mo sa walat ng uri ng mga karamdaman, O God. Pagpangyari ang pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Mga minamahal, ulo. Mga minamahal, meron kayong kapangyarihan. Sabi po ng Biblia, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Sige, manalangin. Ikla namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Muli sa oras na ito, sa unang panalangin, slash of the flesh, pride of life, cast out from us in the mighty name of Jesus. Sa lalas na ito, lumukso tayo ng malakas, tatlong beses, at sumigaw ng malakas ng hallelujah. Praise the Lord. Mga bisita, ito'y kapangyarihan. Everybody amen. Dito, meron dumalo dito, merong cancer sa breast. Tumutulo yung dugo na nasa kanyang breast. Sabi ng Cebu Doctor, 6 months to live. Mamatay na siya. Pero nung siya lumukso dito at sumigaw ng tatlong beses ng hallelujah, praise the Lord, meron nalaglag sa kanyang dibdib. Pag-uwi niya sa bahay, binuksan niya yung blouse, yung kanyang breast na tumutulo yung nanadugo, biglang natuyo at pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. So mga kapatid, pag nasa karamdaman, mga nasasakuna tayo, pangyarihan. So ngayon, tatlong beses lumukso tayo para mapuri natin ang malapit na taas ng kamay. Mga minamahal, sabay lukso, sabay tang sabigan ng hallelujah, praise the Lord. Sige, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Mga minamahal, praise the Lord. At tayo po, dadako muna po sa ating announcement. Bago po tayo, meron po tayong pagkain, no? Meron po tayong mga pagkain na ipag- distribute, manatilang po kayo sa inyong mga upuan, meron po magbibigay sa inyo. So para po sa lahat, mga minamahal, yung